Hi everyone! Welcome to Solutech Reviews. So medyo kakaiba guys yung review natin gadgets ngayon. So nandito sa atin yung dalawang gimbals. So gimbals yung pag-uusapan natin ngayon. I think first time ko gagawin to guys sa channel. So nandito sa atin yung Hohem iSteady X tsaka yung Momax Selfie Gimbal. At tapusin nyo guys yung video na to dahil mamaya meron tayong pag-giveaway. So bibigyan ko kayo guys ng isang Redmi 9. Para sa mechanics, abangan nyo yan all throughout the video. Okay, so unahin natin guys yung Hohem iSteady X. So ito guys, isa sa pinakabago nilang phone gimbal. So ito guys yung packaging niya. Napakasimple lang. At kita agad natin sa harap yung iSteady X. Sa likod naman, makikita natin yung ilang features ng iSteady X kasama na yung 249 grams na weight. So napakagaan niya guys. Foldable design. So madali nating ma-organize sa bag natin. 3-axis stabilization, moment mode, quick roll switch, auto face tracking 3.0. So good for vlogging talaga to guys. At dito rin sa likod ng package yung QR code para sa Hohem Pro app sa Play Store at sa App Store. Mamaya i-demo ko sa inyo. So open natin. Okay, so nandito agad guys yung iSteady X. Andito din yung mini tripod na pwede natin ikabit dun sa screw mount sa ilalim ng iSteady X. USB-C cable for charging. Pouch para sa storage. Manual. At wrist strap. Okay, ito na guys yung iSteady X. So, nandyan pala yung link guys ng Hohem iSteady X sa description sa baba. Sa website nila guys, may price to na $69 or around 3,400 pesos. Pero sa Lazada guys, mabibili natin siya for 2,900 pesos lang. Mga around ganun. So, pag-usapan muna natin guys yung design ng Hohem iSteady X. Okay, so ito siya guys. So, kitang-kita nyo naman guys na mas mukha siyang professional compared dun sa Momax kanina. Pero mamaya, papakita ko sa inyo kung ano naman yung edge ng gimbal na yon compared dito sa iSteady X. So, meron pa tong color black, pero ito kasi yung pinadala na sa akin kulay. Okay lang naman, pero mukhang mas madaling madumihan yung ganitong kulay. Okay, so dito guys, sa harap, makikita natin yung controls. So, nandito yung power button, tapos yung shoot or record button, tapos nandito yung kanyang parang joystick to guys. So, para pang navigate nung ulo nitong gimbal kung gusto nating i-left, i-right, or baba-taas. Tapos nandito sa ilalim yung sinasabi ko kanina, na detachable na tripod. Ayan. So, malaking tulong to guys kasi itong Hohem iSteady X ay merong time-lapse mode. Mamaya papakita ko sa inyo yung video, sample video. So, pwede nyo ilapag somewhere tapos siya na yung bahala kumuha ng time-lapse. Kaya, maimportante na nakatayo siya. Okay. Tapos dito naman guys sa gilid, makikita natin tong T tsaka W. Pang ano to guys? Zoom in tsaka zoom out. Dito naman sa kabila, LED indicator tsaka yung USB-C port. So, medyo modern talaga sila, no? Naka-USB-C na sila. So, basically, yun lang naman yung makikita natin sa iSteady X. So, pakita ko muna sa inyo, guys, yung app. So, after natin, guys, mag-download yung Hohem Pro app, kailangan lang natin tanggalin sa pagkakalak lahat ng parts ng iSteady X. So, 1, 2, at 3. After nyan, kailangan lang natin ilapag sa isang flat surface yung iSteady X. Tapos ikabit na natin yung iPhone natin. Make sure na yung logo dun sa loob ng mount na Hohem ay hindi naka-upside down. Okay, make sure natin guys na balance yung phone natin dito sa Hohem iSteady X. Kasi hindi siya mag-on kapag hindi balance yung phone natin. Yan, kapag balance na guys, pwede na natin siyang i-turn on. Okay, so kapag naka-on na siya guys, open natin yung Hohem Pro app. Tapos, click lang natin yung Scan Gimbal BT or Bluetooth. So, madedetect niya agad yung iSteady X. So, tap lang natin yung ISX2BC0EB. So, yan yung pangalan sa akin. Pagkatapos nun, may makikita na tayong iSteady X BT Connected. Tapos, sa taas ng app, makikita natin yung Start Recording. Okay, so yun guys yung interface ng Hohem Pro app. So, dito na tayo guys pwedeng mag-record ng video. So, konting demonstration lang nung joystick niya. So, up, down, right, left.
Okay, so napaka-responsive naman guys nung controls dito sa iSteady X. So ngayon guys, meron silang tinatawag na moment or moment mode. So nandito lang yan guys sa app. Tap lang natin ang moment. Yan. So meron tayong mapagpipilian guys. Inception, Fantastic Rotation, Panoramic Video, Smart Motion Time Lapse, Dolly Zoom, Dynamic, at Lucky. Okay, so ito muna guys yung mga sample videos na nakunan ko gamit yung iPhone XR na nakakabit sa iSteady X. Okay, smooth naman guys yung paggamit ko dito sa Hohem iSteady X. Meron lang akong dalawang problem na na-encounter sa kanya. Number one, nung una talaga guys, ang hirap na i-balance dito yung phone natin. So, kung kayo guys ay bibili ng Hohem iSteady X, expect nyo na yon, huwag kayong madidisappoint dito agad kapag ang hirap i-balance ng phone dito. Kasi parang ganoon naman talaga halos lahat ng gimbal ngayon. Kailangan mong i-balance talaga yung device mo dito bago siya gumana ng maayos. Number two, bibihira guys yung mga Android phone na sasakto dito. So trinay ko siya sa Mi 10 5G, sa Reno 3 Pro o sa iba pang devices na meron ako na Android, pero talagang hindi bumabalanse dito. Sa case ko, saktong-sakto siya guys sa iPhone XR. And malaki yung possibility na kasyang-kasya rin dito iba pang iPhone models. Yan ay dahil dun sa placement ng volume rockers tsaka ng power button sa gilid. Sa mga Android kasi palagi halos nasa gitna na ng device, eh tatama na dito yon. Sa iPhone kasi medyo nasa taas ng kaunti. Okay, so ito guys yung iSteady X. Doon naman tayo sa Momax Selfie Gimbal. Okay, so unbox muna natin guys. So ito naman yung box ng Momax Selfie Gimbal. Sa harap makikita na natin yung ilang features, ganun din sa gilid ng box. Kasama na dyan guys yung pwede siyang gawing tripod katulad nung nasa picture. Ako personally, ang tagal ko nang ginagamit itong Momax Selfie Gimbal sa mga Zoom meetings kasi meron siyang lock para talagang nakasteady lang yung phone mo kahit hindi mo i-on o i-turn on yung gimbal. Okay, open natin. Kaya ang hirap lang i-open ito guys, sa totoo lang. Okay, ayan. Okay, ito na guys agad yung Momax Gimbal. Sa harap, makikita natin yung Bluetooth shutter button. Sa gilid ay yung micro USB port. Sa kabilang side naman, power button. Tapos, katulad niyan, na-extend siya. Yung paa naman niya guys na tripod ay hindi detachable. Tapos, sa loob pa ng package, meron tayong extra rubber. Meron ding manual at warranty card. Ngayon, yung price naman ito guys sa Lazada ay papatak ng mga 2,200 plus, mga ganun. Ang maganda dyan guys, puntahan niyo yung official page ng Momax Philippines or Digital Walker para sa updated pricing. Okay, so kagaya guys ang sinabi ko kanina, tagal ko nang ginagamit nitong gimbal na to sa mga Zoom meetings. Kasi pwede mo lang iganyan, tapos meron siyang lock dito. Yan. Inalock mo lang. Yan. Yan, nakalock lang. Hindi na ito gagalaw. So, steady-steady yung phone na gagamitin mo sa mga Zoom meetings. Ang kaibahan lang nitong selfie gimbal ng Momax dun sa iSteady X kanina, wala siyang controls dito, kundi ito lang shutter button na detachable din. Natatanggal to eh. Ayan, natanggal siya. So hindi siya katulad guys nung iSteady X na may controls dito sa ulo nung gimbal. Wala siyang ganun. Ito, basic na gimbal lang, pero effective naman. At ang maganda dito guys, kahit anong Android device or iPhone pa yung isaksak mo dito sa mount niya,
pwedeng-pwede. Yun naman ang gusto ko sa kanya. Tapos, mas maliit siya, guys. So, mas handy at mas madaling mailagay sa bag natin. Pag-aayusin natin, tanggalin natin sa pagkakalak to. Yan, ganyan lang. Napaka-simple, napaka-liit. So, depende na lang, guys, sa needs natin. Tapos, ito kasi na-extend. Hindi katulad ng iSteady X, hindi na-extend. Pero, depende na lang yun, guys, sa needs natin pagdating sa photography. So, kung gusto mo ng mas malawak na mga shoots, iSteady X yung gusto ko i-recommenda sa inyo. Pero kung yung mga simple lang, basta meron ka lang gimbal na steady lang ang shot mo, pwede na to. Ito kasi wala ng app, walang whatsoever. Pag unbox mo, pwede mo na agad gamitin. Wala ng setup pa. Okay, pero pareha sila guys sulit para sa akin. Depende na lang talaga sa needs natin. Okay, so, pinanood nyo ba yung buong video guys? Bakit importante yun? Kasi nakita nyo ba kanina na may mga iba't ibang logo ng YouTube channels na lumitaw kanina? Lahat na lumitaw na logo ng YouTube channel sa entire video, kailangan nyong mag-subscribe doon para makasali dito sa giveaway na to. So, yun yung unang step. Pangalawa, sasagutin nyo lang guys yung question na to. Anong brand at model ng microwave oven namin ni Mrs. Sulit Reviews na ginagamit sa bahay? Okay, so yun lang guys ha. Yun lang yung dalawa nating steps. Napakasimple lang. Ulitin ko ha. Kailangan nyong mag-subscribe dun sa iba't ibang channel na nakita nyong lumitaw kanina sa entire video. Kung ano-ano yung mga channel na yun, panoorin nyo ulit yung buong video na to. Ganun lang naman kasimple. Tapos yung announcement natin guys, ng winner para dito sa Redmi 9, ilan na ba yung subs natin ngayon? Currently, meron na tayong 331,000 subscribers. So, kapag nakatungtong tayo guys sa 335,000 subscribers, i-announce ko na yung winner. So, mas matagal, mas madaming makakasali sa giveaway na to. So, yun muna guys. Maraming salamat ulit sa panonood para sa samot sa aring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.